Gagamitin naman natin ang factoring technique, yung pag-simplify ng rational expressions sa mga examples na ipapakita ko. Itong dalawang to, parehas silang rational expressions at parehas silang nasa simplest form kasi hindi mo na siya pwedeng, hindi ka na pwedeng mag-cancel ng mga terms dahil simplest form na yung A at saka yung letter B. Na ang mapapansin nyo, yung susunod na mga rational expressions ko, hindi sila in simplest form kasi pwede mo pa siyang i-simplify or i-factor out. Like x squared over x, tsaka 2 times x minus 3 all over 5 times x minus 3. So yung mga examples na gagawin natin ngayon, kailangan nyo ng factoring technique para makuha nyo or ma-simplify nyo yung mga rational expressions. Tulad ng example number 1. Meron tayong 25x plus 10 equal to 5x plus 2. So to factor this out, hindi naman tayo pwedeng mag-cancel lang ng 25 at saka 5. Gawin natin tong 5 at saka yung 2 at saka yung 10 gagawin natin ng 5. Hindi naman ganun yung pag-simplify ng rational expressions. So ang kailangan natin gawin, kailangan natin i-factor out yung numerator, which is yung numerator, pwede natin ilabas yung 5. Gagamitan natin siya ng factoring using GCF. So pag nilabas natin yung 5, sa loob ang matitira na lang is 5x plus 2. Tapos ito namang nasa baba, 5x plus 2, since hindi na siya pwede i-simplify, so kopyahin nyo lang si 5x plus 2 at mapapansin nyo na pwede natin i-cancel yung dalawa at ang matitira na lang is yung 5. So yan yung pag-simplify ng rational expressions na nangangailangan ng factoring. Yung letter B, parehas din ng factoring method. So unang-unan yung gawin, check mo muna kung sa numerator pwede nating i-factor. And then sa denominator, kung pwede din natin i-factor. So itong letter B, parehas na factorable yung top and bottom. So yung numerator mo, pwede kang maglabas ng 3 at x plus 3 na lang yung matitira sa loob. At ilabas mo naman yung 2 dun sa denominator at ang matitira na lang is x plus 3 dun sa baba. So mapapansin nyo na pwede natin siya i-cancel out. So matitira na lang is 3 over 2. So, ganyan yung pag-simplify ng rational expressions na nangangailangan ng factoring. Now, ito naman dalawang examples ko ngayon. Ibang klaseng factoring technique naman yung gagamitin natin. Ito yung pag-factor ng quadratic equations. So, yung number 1, we have x squared plus 6x plus 5 over x plus 1. So, obviously, yung denominator, simplest form na, pero yung numerator, hindi pa siya simplest form. Pwede pa natin siyang i-simplify by factoring. At ang ginawa ko dito is yung last term ko, which is 5, at yung middle term ko, which is 6, hanap ako ng dalawang numbers na pag multiply ko will be equal to 5, at pag in-add ko will be equal to 6, at yun yung 5 and 1. So ang factor nung nasa taas is x plus 5 and x plus 1. So na-factor out ko yung numerator, kinopya ko yung denominator, at saka papansin nyo na pwede na natin i-cancel si x plus 1, so ang natira na lang is x plus 5. So yan yung number 1, factoring or simplifying rational expression using the factoring of quadratic equation technique. So number 2, ang quadratic equation natin dito is yung nasa taas, 2x squared plus 7x plus 3, so obviously yun yung if-factor out natin. So ang factor ng 2x squared plus 7x plus 3 will be 2x plus 1 and x plus 3. So tulad na sinabi ko kanina, kailangan alam nyo na yung pag-factor or natutunan nyo na yung mga different factoring technique bago nyo ma-simplify ang mga rational expressions na nasa examples natin. Yung number 2, medyo mas komplikado siya kaysa sa number 1 kasi meron tayong number sa leading term. So yung 2x squared plus 7x plus 3, medyo kailangan nyo ng trial and error para ma-produce 2x plus 1 and x plus 3. So practice lang ang kailangan para ma-factor out si numerator. At si x plus 3, kinopya lang natin kasi simplest form na siya, cancel out, so natira na lang is 2x plus 1. Ito naman mga examples ko ngayon, kailangan nyo naman ng squares of binomial technique sa pag-factor out ng rational expressions. Ang squares of binomials, kung meron kang x squared minus y squared na pattern sa isang expression, pwede mo siyang i-factor out into x minus y times x plus y. So gagamitin natin itong factoring technique na to para sa number 1. We have m squared minus 9 all over m plus 3, which obviously yung top yung pwede natin i-simplify. So m squared minus 9 can be simplified into m plus 3 times m minus 3 using the formula. Tapos yung sa baba, m plus 3 lang. Tapos cancel out yung si m plus 3. Ang natira na lang is m minus 3. So yan yung simplest form ng number 1. At yung number 2,
dalawang factoring technique yung kailangan natin. Isa, squares of binomial. Yung sa baba naman is quadratic equations. So for the numerator, x squared minus 25 can be simplified into x plus 5 times x minus 5 using this formula. Tapos yung x squared plus 8x plus 15 naman, using yung big X method, ang factor niya will be x plus 3 and x plus 5. Makakancel nyo sa x plus 5 and x plus 5. So, ang matitira na lang is x minus 5 and x plus 3. So, yan yung answer dun sa pangalawa examples.